sa pagdinig kanina ng Senado ang whistleblower sa 10 billion pesos na pork barrel scam na si Benher Louie. Kanyang idinitalye ang naging hatian ni Janet Limnapoles at ilang mga senador at kongresista. Nagpapatrol, Ron Gagalak. Triple ang naging higpit ng seguridad nang pumasok sa Senado ang pork barrel scam whistleblower na si Benher Louie. Tatlo ang kanyang bodyguard, bukod pa sa halos lahat ng security ng Senado. Unang tanong ng mga senador, magkano ang napupunta sa bawat mambabatas na nakikipagtransaksyon kay Janet Limnapoles? Ayon kay Louie, sa bawat transaksyon, kalahati o 50% ng halaga ang napupunta sa senador o kongresista. Saan napupunta yung the rest of the 50%? Yung 10% po, 10% napupunta sa implementing agencies. Sa actual na binibili o sa isang opisyalis sa implementing agency? Sa actual na opisyalis. Yung 40%, na kay Ms. Napoles na pula. Ikinwento pa ni Louie ang mga kickback daw ng kongresista ay ipinapasok ni Napoles sa personal bank account nila. Ang mga senador, cash na nakukuha ang kanilang kickback. Ay sir, hindi po dinideliver yung pera dito sa Senate. Mm-hmm. Hindi po. Ang nangyayari po, ang driver po, inahatid ang pera sa bahay ng senador. Nire-resibuhan ba yon? May pumipirma na natatanggap niya nila? Lahat po yung mga vouchers na yon, may pirma po ng sinong tumanggap. Usually, sino yung mga tumatanggap? Mga lawmakers, mga... Lawmaker mismo ang tumatanggap? Yes, meron po. Meron naman chief of staff. Ang hati naman daw ni Napoles na 40% bawat transaksyon, idinediretso na nila sa bahay pagkatapos withdrawin sa banko. From the elevator, daladala nila po yung pera na yung papuntang sa master bedroom ni Madam. Tapos ilalagay po namin. Kasi syempre, mag-cash siya sa kanyang vault. So ilalagay po namin yung ibang... May mga bags na ilalagay namin sa kanyang... Sa bed niya. Tapos, sometimes sa bathtub. Minsan pangaraw, sabi ni Louie, may one-time withdrawal sila sa Metrobank Binondo Branch na 75 million pesos. Pinaiimbestigahan na rin ngayon ang nasabing banko. Surely this must have raised a red flag. Mag-withdraw at magpa-withdraw ka ba naman ng 75 million sa isang branch? Kung alam nung bank manager yung negosyo noon, dapat nag-report na yon sa AMLAC. Pero inamin din ni Louie na hindi sa lahat ng pagkakataon, tunay ang nakalagay na pirma ng mga mambabatas sa mga pruweba nilang dokumento. Finoforge nyo rin ba? O nagkaroon ba ng okasyon na finoforge ninyo ang pirma ng congressman o senador sa anumang dokumento? With the approval of Ms. Napoles, kasi sila po nag-uusap, may pagkakataon po na finoforge. Base sa sinabi ni Napoles, inauthorize siya nung mambabatas. Sige. Opo. So ina-acknowledge nila later on. Ang dokumento, mag-furnish, magbibigyan sila ng kopya. Tapos i-acknowledge nila na talagang sila yun ang pumirma. Kung sino ang mga senador at kongresista na ito, tumanggi muna si Louie na pangalanan sa kagustuhan na rin ng DOJ. Baka naman po hindi pa kailangan ng mga pangalan para lang matugunan yung pinaka-objective nitong proceeding na to, hindi ho ba? In aid of legislation lang po dapat. May kaso pa kasing isasampa sa Lunes at ayaw nilang pangunahan ang ombudsman. Ang isa daw mabigat na ebidensyang hawak ngayon ni Benher Louie ay ang mga financial records ng JLN Corporation na nakuha umano niyang kopyahin mula mismo sa computer files ni Napoles bago daw siya illegal na ikinulong ng kanyang dating amo. Ron Gagalak, Patrol ng Pilipino.